This is my life. I make the decision. I close my eyes. I see the vision. With lifestyle, I can help the freedom. This is my life. This is my life. This is your life. You made the decision. You made the decision. You close your eyes. You close your eyes. You see the vision. You see the vision. With last eyes, you can help the freedom. This is your life. This is your life. So join my way. Live better every day. So join my way. Live better every day. So join my way. Nung time na nagpunta ako sa Lucena ng week
dati siya sumusundo sa akin. Nung napitikol na ako sa kapulitan niya, kumutsaba ako ng ibang visitors, kayo ang susundo sa akin. Hindi ako magpapasundo sa kanya. Ilang linggo na nag-iba ang sumusundo sa akin. Ay, matalino. Nasingitan ako. Isang punta ko doon, pag-umad siya na nalagapang sa makin. Talagang gumawa siya ng paraan, makasingit siya at makausap niya talaga ako. So, isa din sa pinagsamahan namin na hindi niya makakapunta. Kasi nung pumunta ako sa Lucena, hindi niya ako ni-invite sa bahay niya. Sabi ko, bakit kaya? Hindi kong invite niya ako. Iba yung mga asikaso sa akin. So, one time, invite ako ng lunch. Ang yapang niya, siya nagluto. Ma'am, ako nagluto nito. Makita ko ang bahay niya. Hindi ko kaya ang tirahan. Sabi ko, ora mismo, ngayon na tumingin ka ng pinakamagandang bahay sa Lucena. Ora mismo tawingin siya. Malapit na sa lumipag doon. So, tingnan muna natin yung kanyang ginawa. Siya lang pag gumawa ng kanyang video ngayon. Stormy sea.
troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sabi ko siya, Kuya, matibay yung ibig ko. Pero bago ko magsimula, gusto ko lang mapasalamatan yung papa ko na nangulang dilig. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Papa. By the way, I'm going to share with Ben Jaballa. One of the global marketing directors. Nagsimula ko kami sa saan. Masaya at maligaya ng pamilya na itatot sa Diyos. Nagpapalakad sa amin yung nanay at papa ko na kung saan tinuruan po kami paano magmahal sa kapwa at tingin sa lahat sa kapatid ko at kung kinagal ang may takot sa Diyos. Masarap mong buhay yung buhay-buhay ng father ko. But Saturday day, last April 4, 2009, kami po yung pamilya ng ulo sa mga matibunan. Which is yung tatay ko po yung namatay. And that time po, dun po nagsimula na sa start na padaw ng buhay namin. Ang pinakamahirap po sa lahat ng experience ko, hindi po yung pagka-accident nila, kung hindi yung sitwasyon ko nung na-accident kami. Kasi nung na-accident ko kami, namatay yung tatay ko, samantala ako nakaratay sa ospital. Nararanasan ko lahat ng klaseng sinasaksak sa akin ang tubo. That time po, naka-injisti ako. Sinasalinan ng dugo, naka-dextros, naka-katipe. Di na po niya. At nakasalpak dito sa leg ko yung mighty para dialysis ako. At sinasaksyon din ako. Pero ang mahirap po sa lahat sa akin na naranasan na yun, pinugurol po yung tatay ko na nandun ako sa
hospital. Na-deliver ko man lang masinayan yung tatay ko na habang pinuburon siya. That time, gusto kong ibalik yung kahapon kasi gusto ko masabi sa kanya yung last magic word bago siya umalis. I want to thank my father. I love you so much, Papa. Mahal-mahal yung Papa ko. Kaya nung nawala siya, talagang doon po namin naranasan na totally na nalagdaw kami talaga. Pero ang good thing lang po, na habang ngayon maglaban po ako sa ospital, never po naging papakulong makinig ako. Kasi that time po, gusto ko na mamahalap. Hindi po sa akin masakit yung tubong sinasadpak sa akin. Dugo na nakasalit sa akin. Ang masakit po sa akin ang kaya po ko na mamahalap mo sa kanila. Yung makita silang nahihirapan mo na nagbabantay sa akin at hadapan at pas sila ng pera pang patayalin siguro. But I thank God na dapat po silang nag-surrender. Naalala ko yung sinabi ng mama ko. After my promotion sa Global Marketing Director, na-declare na, sabi ng mama ko, hindi daw niya maisip ng Xeno dati na yung katawan ay nakalapat na sa ospital, gaan ng ospital, na mutog palat niya. Ngayon, mas the Global Marketing Director. Alam niyo po kung anong kalidad ng bakit na siya hindi naging Global Marketing Director sa ako. Alam niyo po ba kung ano? Kasi mahal ko po yung buong pamilya mo. Kanina sa labas, nandito ko sa labas, marami po nagtatanong, Sir, ilang taon ka pa lang sa lifetime? Sabi ko, 3 years. Sabi nila, paano mo ginawa? Sabi ko, may ginagawa ko araw-araw. Sa tuwing gumigising ako ng umaga, yun yung ginagawa ko. Gusto niyong malaman? Sekreto ko to, pero ibibigay ko sa inyo. Kasi ganun po kayo mamahal. Pag-ibig yung mamaga, muna ko pong ginagawa, inuunan ko po yung mamay ko, yung kanan, isa sa harap. Tapos babawin ko 2 beses patalikod. Ulitin nga, isa sa harap, 2 beses patalikod. Tapos uulitin mo ulit, 2 beses sa harap, 2 beses naman patalikod. Nakuha niyo? Nakuha niyo ba? O sige, sabay-sabay natin. Sabay-sabay tayo. Okay lang ba yun? O watch me well. Watch me well. Watch me well. Watch me well. Gusto ko na kayang maging happy always. Kasi despite sa mga nararanasan ko sa challenges, I keep on smiling like this. Alam niyo po, yung isa sa mga main reason kung bakit pinag-base ng lifestyle at ginawa ko po ito ng mabilis. Kasi isa po doon,
sa mga naging reason, unang higit sa lahat yung mga kapatid ko ako, yung mama ko. Kasi that time, kung naranasan mo namin yung challenges na yun, yung mga may accident na nangyari sa buhay namin, that time na nakita kong yung lifetime opportunity, kagaya din ko ako, sinubuhan din yung mga guests patasang kamay. Yes. Yung direct distributor patasang kamay. Yung executive director. All the distributors. Alam niyo po, nung pumasok po ako sa license, kagaya din po ako noon, nangarap lang din po ako. Nasabi ko, kung ganito maganda yung opportunity sa lifestyle, na pag ginawa ko ito, matutupad ko yung pangarap ko para sa pamilya ko. Gagawin ko ito ng mabilis. Inagkataon pa na kaptain ko mama ko, National Marketing Director ng Jaballa. That time, inisip ko lang noon, alam ko, kung kumita ka nga ng 14,000 sa pagtatrabaho, mahirap, tama? Yung kitain ko yung 1 million naman, alam ko, sobrang hirap yan, tama? Pero ang inisip ko lang noon, alam nyo kung ano? Kahit ang hirap yan. Kahit anong muring pagkahirapan yung pagdadaanan ko dito sa lifestyle. Kasi mahal ko yung pamilya ko, gagawin ko ito. At kailangan ko ng bilisan ito. Actually, I'm so thankful ko talaga sa nanay ko po dito sa Life Science, kay Ma'am Malu Arellano. Kasi ang talino niya. Actually, nung may hindi ako, ironically, ang sarap na po ng buhay, naging yung pleasant ka nga, pagdating niya doon sa pandemic, magtitin. Kasi po, naging yung pleasant ka doon sa level na yun kasi malaki yung kita mo doon at sa yung kita ha. Kaya hindi pala ko ako ang sarap ko sa gawin ko pag hindi ko man po na humihingi yung mga kapatid ko, mga pamangin ko. Gusto ko po kasi sa loob ko magbigay na lang. Pero kanina po ni Mang Malu, alam niya okay na po yung kita ko doon. Tama po yun, pinapunta ko siya sa bahay, pinakain ko siya, ako yung nagluto doon. Tapos tinignan niya yung bahay ko. Pintin niya po yung ating na kumira doon. Ako din po. Pero okay lang kasi sa akin doon kasi gusto ko makatulong talaga sa entry na humingi yung mga kapatid ko kasi grabe po yan sila magmahal. Lalo na yung anak ko at yung asawa ko, gusto kong ibigay sa kanila yung the best ko na may ibigay sa kanila. Pero ang talino niya po, pinakuha niya po ko ng bahay. Nung una nag-iisip po talaga ako, sabi ko, dati kasi may sumusunan sa cheque ko ng 100,000 buwan-buwan. After sa expenses, gusto ko makapagbigay pa doon kahit sa mga kapatid ko, sa mga kahit sino, makatulong pa rin. Pero ang talino niya, pinakuha niya pa po ng bahay. Alam niyo magkano monthly? 90,000. 10,000 na lang po natin pero, di ba? That time po, grabe po si Lord. Kasi sa tuwing pumunta ko sa mga pamangunin ko, gusto ko kasi dati, pag pumunta ko may dada ko, may bibigay ako. Kahit hindi pa mo ako humingi, gusto ko may bibigay ako. Kasi never po yan sila nagkwenta ng ako nasa ospital. Kaya gusto ko turn back. Alam ko hindi may babalik yun yung kabutihan nila sa akin, pero gusto ko na tuloy-tuloy may bibigay ko yung best para rin sa kanila.
Pero ang kanina po ng mentor ko, tinanong niya po kung 10,000 buwan po. Ando na ba yung pang-gasolina ko? So ang natitira, kunting-kunti na lang. So ang gagawin ko, pag nagbibigay ko sa pamangkin ko, alis nung mulog po yung luha ko. Especially sa mga kapatid ko. Kasi labod, hindi po sila labod. Pag katuloy na punta ko sa kanila, pag nagbibigay ako ng 100 at isang pamangkin ko, pag talikod ko po, ang sarap-sarap kong umigay sa mga panggat at pag talikod ko, inudurog yung puso ko kasi ako nagbibigay pa ko sa test para sa kanila. Kung asawa ko siya, hindi ko mag-demand. Never ko siya mag-demand. Kung dinidilipan lang ko niya, yung para sa anak namin. Pero that situation, kunti na lang kong pera ko natitira. Alam niyo yung ginagawa ko? Pag may tinuturong po sila sa chef sa akin, para sa anak ko, sabi ko, this time. Ini-English ko lang siya. Yung masakit po yung sa akin. Siya, yung ultimo ba, hindi ko siya mapihan. Of course, yung mama ko rin. Kasi gusto ko, habang buhay pa siya, gusto kong ibigay yung the best para sa kanya. Ma, ngayon ko lang ito aminin. May re-reveal po ko sa inyo. Hindi, saan naman lang. Sabi nila, ang swerte daw ni Mama kasi merong GMD na anak. Bukan para sa akin, ay ang isang type 40. Naraging mama ko siya. Naraging mama ko siya. Kasi never po siya nagtanong para sa mga anak niya. Ang swerte po namin magkakapatid kasi wala na po sa aming minor. Pero ang pagtulong niya parang kong bata para sa amin. Kaya thank you, Mama. Salamat. I love you so much. Naging reason po ito na nag-experience natin kasi nung nakikita ko po yung asawa ko noon na natutulog kami sa igaan namin, tinitingnan ko po yung anak ko. Sabi ko, hindi naman napapabayaan yung paggatas, yung damit. Pero alam ko kasi, with this opportunity, the life size opportunity is the big and great opportunity. Alam ko, pag pinamang ko pa itong ipigay ko pa, ang malaking laban ni Mr. Sean Libora para sa pamilya ko. Tama? Kaya hinata ko talaga. Alam niyo po, isa sa naming reason din kung bakit ako nag-GMD, alam niyo kung ano? Dati ko dilong training. Ang galing mo ng mga mentors, mga GMDs natin. Kasi doon ko nahulog yung buong pagkatao ko at puso ko on that training. Kaya talapakan ko natin yung mga GMD natin. Nung nag-tiblin ko ako na I want to be a global marketing director of August 26, 2015, kaya sa puso ko po yun. Sabi ko, by hook or by crook, now or never, gagawin ko to. Kaya that time, nung paglabas ko po sa training, hindi po ako makatulog. Sa tuturo lang,
hindi na po ako makatulog. Tumatawag nga ako yung malung. Hindi talaga ako matulog. Hindi ako makatulog sa China. Pero ang swerte ko po, kasi that time, open po yung mga GMD natin, nagtatanong pa ng mga Angie. I'm so thankful to Mang Razer at Kapakordo, yung second nanay ko dito sa labas time. Kasi yung time, kung nalang mo yung puso ko, umiiyak ako. Kasi gusto ko nang ibigay lahat-lahat ng may bibigay ko para sa pamilya ko, pero hindi ko may ibigay. Tawag ko kayo Mang Razer. Sinagot niya ako, sabi niya sa akin, sabi ko, Ma'am, gusto ko na mag-GMD. Alam niyo nung sagot niya lang sa akin? Xeno, you can make it. God is with you. Kaya doon po ako nagkaroon ng ano, ng apoy para gawin pa to. Kaya, nagpapasalamat ko ako sa lahat ng mga tao na hindi dito sa Red Side, especially with adventurers. At bago ko kong magkaroon magtapos, my run is not so easy. It is simple, but not so easy. Alam niyo po, nag-run ako, kwento ko lang yung run ko. First week, second week, wala ko kong sasakyan sa mga run ako. This month. Last month of training. Pero pag nakafocus ka pala sa goal mo, you can achieve it. Tama? Thankful lang po talaga ako. Kasi kahit wala kong sasakyan, I sponsor my weakness. Nung nagraman ko ako, I'm so thankful sa mga distributors, business partner ko. Kasi nung nag-run ako, sila po yung tumutulong sa akin pa paano mahit yung goal ko. Especially to Rubian Bawiga, ako tayo mga Rubian. Babae lang po yung tingnan, pero lalaki talaga yan. Alam niyo kung bakit? Nung nag-run ko ako, papunta ko siya kung may close ako. That time, ay limang staff. Ibinigay niya po yung sasakyan niya sa akin. Sabi ko, Rubian, nasan ka? Sabi niya, nasa Lucera, sir. Sabi ko, akin ang sasakyan mo, mahirap ako. Pinahiram niya po sa akin, siya yung naglakad. Ako yung nag-drive ng sasakyan niya. Grabe po sila ka-supportive. Sa Tiban, Kimulo, pinag-drive niya pa po ako. Siyempre, di ba ang init, di ba? Pag naglalakad ka, tapos international marketing director ka, pagdating mo sa prospect mo, ngingitig ka, good morning, di ba? Tapos sunog na yung mukha mo. Eh ako pa naman, pag naarawan pa ako, umiinit talaga ako. Alam ko kung may tip po ako sa paningin niyo. Pero ito yung katandaan niyo. Maitim man at pangit sa iyong paningin, lagay niyo po sa dilim, magdiningin pa rin. Okay na yun? Ang swerte ko po sa mga mountains ko kasi sila talaga yung willing na i-push. Kasi nung napromote si Sergio, salamat sa Jam, ikaw po yung inspirasyon ng grupo ko. Kasi nga po mo talaga sa Jam, hindi ko doon. Ang grupo ko sa Sir Jam, ang administrator, yung business partner, ay parang ano, pinapuyan yung mga puwet. Tumawag sila sa amin, sabi nga, Sir, hindi ka pa magpapatawag. Sabi ko, ano yung papasamot kung magpapitis ka, mag-GMD ka na. Napapag-iwanan na tayo. Si Mang Tina daw, nag-GMD na.
So siya dyan, nag-GMD na. Sabi niya, ikaw na lang yung ating tira. So makita naman yung gusto ko. Sabi ko, tama. Kaya that time, I'm so thankful lang talaga sa kanila kasi hindi din sila in-push ako. And I'm so thankful kasi hindi magiging successful yung goal namin kung walang magagay sa akin, which is my best mom in the world ay yung kanayang mga malukar niya. Alam ko po, alam ko po, makulit ako. Pero, mahal ko po kayo. Pinay niya talaga ako noon. Actually, nagpapasalamat ko po sa lahat ng mga global marketing directors, especially kay mga friends. Kasi ang tao kong ito, ma'am, sorry talaga. Pero alam ko, hindi ko lang alam kung napatama. Pero alam ko po, malaking kasalanan ko that time. Pero I'm so thankful, they're so humble na tanggapin ulit ako. Kay mga mistakes, na iba yung klase itong si mga mistakes, ano lang siya, mind lang siya. Mind lang siya, ano, mag-umira. Kasi, ano, pag kaya galing na sa akin sila mong malo, siya ano pa rin mahin. Kaya ako nakuha ko talaga at napakapahit ko yung mong tingting. Kaya mong Gigi lalo. Kasi that time nung nagkakaroon ako kami ni ano mong malo, hindi naman siya ganun ka, no? Si mong Gigi ko talaga nagsumbit ng puso ko. Siya yung bumatawag, napakaswerte natin kasi nandito tayo sa kampanya nito. Kasi hindi ko naman po siya offline, pero siya yung bumatawag sa akin. Xeno, focus ka na sa goal, kaya mo yan. Magpatulong ko kay Mang Malu, nirurubin niya po si Mang Malu. Ang galing Mang Gigi, kaya ako nagkaroon ng sprite. Kaya tayo si Mang Gigi. Kay Sejun, actually Sejun, ikaw po yung nag-inspire sa akin bago pa lang ako sa Lifetime. Alam niyo kung bakit? Pinakilala ko ko sa inyo ang pandu, sabi mo, Sejun, inspire tayo ko si Xeno sa iyo. Ikaw yung daw yung idol niya. Magiging yung dito yung level man. Sabi ni Sejun, wow, congrats! Tapos pagpalikot ni Sejun, sabi ni Sejun sa akin, isan doon na, ang bunga o rin. Akala niya kasi siguro hindi ako bisaya. Pero sabi ko, yun yung talagang nakapaisnay sa akin. Sabi ko, someday Sejun, magiging ganyan din ako Sejun. Hindi talaga ako tumigil din. Si Ma'am Jen, siyempre, ano to? Kung nakaya nga ni Ma'am Jen, ay no, kaya ko rin. Kasi siya nga, hindi ko makapagsalita, diba? Ako pa, diba? Yun yung naging inspiration ko. Anong course ito kay, ano, kay GMD Jones Louis? Kasi youngest siya, diba? Siya yung youngest. Sabi ko, I want to be the youngest years. Kasi, youngest kayo ngayon, di ba? Nung nakita ko parang sa kanya, nag-reserve ako makati ng function dito sa Lifetime. Siya yung nakita ko, actually, masaya-masaya ako pag nakikita ko yung pagmumukha nila ni Sir Steve. Kasi ano talaga sila, ang ha-happy sila talaga. Kaya ako sabi ko, this is the life, the family that I want to belong, the Lifetime family. Ano po ito, si Vito, si Brad Randy. Actually, nung hindi ko ako,
Naghanap po talaga kami at ako dito. Kasi sabi dito, di ba, kung sinong gusto mong maging doon ka dumikit naman. Yes! Nung dito po ako, naghanap po ako ng titi. Na gusto kong maiintindihan din ako kasi Bisaya talaga ko noon. Ito si Sir Randy, siya yung muna kong naging kabarkada dito sa Life Science. Titi siya noon, sabi ko gusto kong mag-titi din. Tapos nagbarga-bargada ko kami. Kasama ko namin yung si Sir Steve, di ba, Sir Andy? So, una namin pag-jajamin mo ni Sir Steve, kami po yung nagsuot ng, si Surasip, yung pahag tuba, at saka yung, di ba, yung kawayan. Si Sir Steve, nandun din yung si Sir Steve. Hindi ko nga alam, si Sir Andy, ako ko naman yung GMD. Ako din, nag-promote na din ko ng GMD. Alam ko si Sir Steve po, mag-GMD na po yan. Di ba, Sir Steve? Sabi ni Sir Steve, sana. Totoo yan, mag-GMD na po yan. Si Pantina, isuntay mo din ka ng Gina kasi ito yung tao talaga na tumulong sa akin din sa Lucena. Isa sa mga tumulong sa akin. Dati kasi po, nag-uulang ako sa sinong ang ating bahay. Na pagpasok mo doon, mas matibay-tibay pa po ito, yung ano na ito, pagpasok mo doon, para mabubos doon ka. Pero yung ano mo ba? Yung mahuhulo. So, nandun si Mang Tina, sinuportahan niya ako ng DD pa lang ako. Nandun din si Mang Tina. Sabi ko, ganito pala kasarap mag-lifestyle. Suportahan kahit cross-line. Kaya yun, nagpapasalamat din po kay Mang Tina, and of course, kay Maparisa Maranan. Talaga, kung sila din ang nag-inspire sa akin, sabi ko, kung nag-promote na sila, sabi ko, mag-promote na din ako. And of course, ay hindi po kita nakakalimutan. Sa lahat po ng sa lahat po ng mga dati dito sa lifestyle, totoo po yung sir, sa idol kita. Na-inspire ko sa kanya, bago pa ako sa lifestyle, na-inspire ko sa kanya kasi siya ang jeepney driver, di ba? Nakaya niya that time, hindi na siya, tapos ang dami na nila. Inakyatid ko sa kanya, sabi ko, galing hindi magsalita ng jeepney driver nito. Hindi ko lang alam kung totoo ba na high school graduation siya. Pero nung nagsasalita siya, sabi ko, mukha nga high school graduation. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-i-image siya ng lifestyle, sabi niya, lifestyle. Uncle, nag-i-hipig. Eh, naniwala ako, pero I love you, sir. Thank you so much. And of course, it's kay Sir Raymond. Salamat sa Raymond. Kasi isa ka sa tumutulong sa akin. Kay Mama Angie, salamat. Maraming salamat, Mama Angie. Yung prayer niyo po nung nag-commit na ko akong mag-GMD, pumasok po sa kaipotipotura ng kanipan puso ko. That time, after mo mag-pray ako, pag-uwi ko po sa bahay, alam niyo po anong sabi niya, pag-ising ng anak ko, anong sabi niya sa akin, anong sabi niya sa asawa ko, pumalakpak po siya. Umising ng anak ko, pumalakpak siya. Tapos anong sabi ng anak ko? Sabi na, GMD na si Papa. Nung sinabi ko ng anak ko yun, sabi ko, alam ko, lusot na to. Kaya hindi ko na talaga binitawan yung yung goal. And of course, kay Mang Manu, na walang sawa, may kasawa na tumulong kay Mang Mitch. Walang sawa na naman. Kay Mang Mitch, inspirasyon din ko namin. Actually, yung misis ko, inspirasyon ka po namin, Mang Mitch. Kasi yung misis ko, registered teacher din po. Registered teacher. Akala ko, gitin kayo eh. Licensed teacher din po. So, kaya po ginusto ito, sabi ko, hindi ko na po kasi pinagturo talaga yung misis ko. Sabi ko, kung si Mung Mitch niya, hindi nagturo, di ba teacher siya?
pinagpalitan sa lifestyle. Sabi ko, ganun din ako. Hindi ko rin magtuturin ng misis ko. Kasi, nagpapasalamat ako sa lifestyle si Mother Mimo. Dati kasi yung buhay namin yung mag-asawa. Tapos siya nandito sa Manila, ako nandun sa Lucena. Tama? Alam ko naman nagbago ako. Pero, magkanayin kami, di ba? Siyempre, kung sa Lucena, dyan ni Rosales ako, dami itong buko Martin. Hindi pa kami kami gano'n. Kaya, nagpapasalamat ako kasi ginawa namin itong parino ngayon po. Pagkasama na kami ginagawa ito, although buntis lang po siya, hindi nakakataw dito. Pupuntis po siya. Ang swerte ko nga dito eh. Nung nag-NMD ako, buntis yung misis ko. Nung nag-NMD ako, buntis din siya. Nung nag-GMD ako, buntis pa rin siya. Pero ang tutor po yun, asan si misis? Wala dyan, alam ko wala dyan. Tulog ako doon. Doon lang. Talagang, ano, God's plan yun. Kasi isa yun sa mga naging dahilan kung bakit ko damo na pinasunapag ni GMD kasi dahil sa pangalawang anak ko na yun. Kay Mang Malu, salamat po. Kay Mang Rasen, maraming salamat Mang Rasen. Alam ko, kahit nasa abroad ka, alam ko pinagdadasal mo ako nararamdaman mo po yun. Kay Lohel Marvel lang, salamat din po. Kasi ikaw po nagpapalakas sa akin. Pag narinig ko po yung ano mo, mga to, kahit nandun po ko sa likod, talagang ginanam-nam-nam ko yung talk mo. Napakasarap na pinggan lagi. Ikaw mo rin yung talk. Okay, so, and of course, sa mga ano ko, business partner, may Powerlink 1, sa kay na Ate Eva. Yan ang mga kailangan. Maraming salamat sa Deva. Actually, bilip ko sa kanya. Kasi siya yung unang nakakita ng sitwasyon natin sa Oli. Nung bago pa lang ako sa Lifetimes, sinama ko siya dun sa ano, sa boarding house ng kapatid ko. Tapos natulog kami. Simali ko yung boarding house ng kapatid ko. Natulog kami parang sa Sardinos. Hindi ko alam kung mag-equit ba siya pinagpasan o hindi. Kasi nakita niya ang sitwasyon ko, di ba? Sabi ko, executive director na ako. Malaki ang income, tapos boarding house. Pero alam niyo po, napakaswerte ko kasi naiintindihan niya ako. Ngayon, one of my superpower niya. Kaya ko na mag-executive director, Manglea Manunson. Alam ko malapit ka na din. Okay. Kay Ma'am Mayan Ebreo, maraming salamat. And of course, sa lahat ng madang night ni Ma'am Leia, Major Maglinaw, maraming salamat po. Si Kuya Jerry, maraming salamat. And all the distributors na ang Jerry Ma'am Eva, thank you so much po. And kay na Father Benedict po, kay Ma'am Ma'am Risa, kay Pastor Russell, maraming salamat. And of course, sa wife ko, Powerlink 3. Andyan sila Len, yung Negros group ko. Maraming salamat kasi never po sila nag-give up. Binataw talaga nila yung physics niya na ginawa mo in 1 month. And of course, sa Powerlink 4 ko, kay Kuya Dimene. Salamat sa inyo kasi binigay niyo talaga Kuya Dante sa Tigutini group. Talagang ano sila, binigay din order na gayong ano nila pag-iigay tatlong nag-iigay direction kay na Jimboy at kay na ate kay na Mang Vivian, thank you so much for the chat, thank you so much po. And of course to the corporate Mang Chantel,
Hindi mo ko iniwan. Ricardo, maraming salamat ko. Kay Mang Gigi. Na nandun talaga na stay sa akin. Sinupuan talaga ako. And of course, the corporate team, the stumps. Kay Mang Marina. Thank you so much. Pagkita kita mag-binit. And of course, kay Mang Nina. Dahil na supportive talaga yan. Isipot tayo. Sila po yung dahilan actually kung bakit talaga ako gusto ko ng mag-GMD. Alam niyo kung bakit? Kasi nung napromote si Sir Jack, di pa pagpasok sa pinto, palampakan na yung tao, di ba? Tapos pagpasok na Sir Jack, papicture mo ng papicture, tinawag-tawag po nila yung pangalan ko. Alam naman nila na hindi pa ako GMD. So, nung pinalabas pa nila ako sa pinto, pinapasok ulit, tinawag ulit nila yung pangalan ko. Tapos nagawag ko sa itong picture, kunwari. Sabi ko, hindi naman ako GMD. Tapos inulit-ulit ko nila yung pangalan ko. Kaya that time, sabi ko, gagawin nyo na ito kasi every time nalalapit ko ako sa counter, para pa akong nanginig that time. Okay? And of course, sa pamilya ko, kay Kuya Yan Yan, si Kuya Punano, siya talaga yung nagsuporta sa pinto ko, yung sabi na nagawin kayo ng pangyay. Sa kay Jim Boy, yung punso namin, alam ko, mahal mo rin kami. At alam ko, matutupan niya ang lola ko. Kay Piamay, tuloy-tuloy ka lang. And to all the distributors ko dito ngayon, maraming salamat. Before I end, I would like to thank God kasi siya po yung dahilan kung bakit ang GMD is marunas kasi hindi po siya ganun kahirap even in the daming challenges. Thank you so much, Lord. Good luck. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hey, Lord, so you should have been uplifting the numbers of our beautiful global marketing director for a quick picture. Thank you.
Think Intra. Share Intra. Every day. Pass it on! Lifestyles. Live better every day.